Gusto niyo po ba mga bossing ko na lumevel up ang inyong kaswertihan? May tuturo ko sa inyo na isa sa mga subok na napakaswerte. Kailangan naman po natin mga bossing ko ng asin at ganun din po ang napakalinis sa tubig. Ito po ay pagsasamahin lamang natin na nakaharap tayo sa may gawing silangan ng mga 6:30 or kaya po'y alas 7. At ibibilad po natin itong tubig at asin na hanggang alas 8 sa liwanag ng sinag ng araw. At ngayon po, ganito po ang proseso. Harap kayo sa may silangan na hawak na itong ating asin at ganun din ang ating tubig. At magwi-wish po tayo na sa pamamagitan ng pampaswerteng ito ay magtutuloy-tuloy na ang pasok na swerte at kailanman hindi na tayo mamumulong problema sa pera. Maraming pera ang darating sa atin. Mag-wish ka na ng mula sa inyong pong puso at makakamtan nyo lahat ng inyong mga pinapangarap mga bossing. Basta sasabayan nyo pa ito ng sipag at tiyaga at double time sa pagkayod. Mapapansin ninyo na lagi kayo iaadya nito ng tubig at asin po natin kung saan lagi kayo suswertihin. Ngayon pa mga bossing, kapag ikay nag-wish, walang gamit na sana. Direct to the point. Halimbawa, magkaroon ako ng negosyo na dito na ako yayaman. Magkaroon ako ng malaking bahay. Magkaroon ako ng sariling sasakyan or kaya po lahat ng mga nais po ninyo. Ultimong sa kalusugan or kaya ko sa tungkol sa inyo pong mga anak, napasaway ang mga anak ninyo. Lahat na po ay i-wish po ninyo mga bossing. Iaadya kayo nito kung saan lagi kayo suswertihin. At mapapansin ninyo mga bossing ko na mas nagiging magaan yung daloy ng swerte. Kung dati-dati napakailap ng swerte, ito naman kabaliktaran. Ito naman ay yung tipo na walang kabog-abog, wala naman sa isipan ninyo, ginawa niyo isang bagay, tapos doon pala kayo isuswertihin or magkakaroon kayo ng pera. Or kaya po, dito kayo yayaman. Yung mga ganun mga bossing. Ngayon po mga bossing, kapag ikigumawa ng ganito, kailangan ko anong binubukan ng inyo pong bibig, siya rin tinatakbo ng isipan. At magmumula sa puso ang kahilingan. At pagkatapos, pag napasin nyo na parang madumi na yung tubig, ang gagawin nyo lamang mga bossing ko, itapon nyo na po ito sa lababo. Tapos palitan nyo ulit ang panibago. Kailangan laging malinis ang tubig. At wag lalo-lalo na wag nyong hayaan na matutuyo ang tubig. Kasi once natuyo po yan mga bossing ko, instead na swerte, ay panay kamalasan ang darating. Instead na mapapansin ninyo na kayo po ay parang mababago ang takbo ng pamumuhay, hindi po marireverse ang mga magaganap. Kaya paalala lamang, kapag gagawa ka ng ganito para laging maswerte, tuloy-tuloy ang pasok ng swerte, laging puno ang tubig ng asin at laging malinis ang tubig mga bossing. Lalo-lalo na huwag na huwag niyong hayaan na matutuyo po ito. Kapag ito'y natuyo, nako mga bossing, instead na puro swerte ay panay kamalasan po. Kaya kailangan lagi kang aktibo sa pagpapalit po nito mga bossing. Pwede rin naman kung first time niyo po itong gagawin at gusto niyong mabilis ang pasok ng swerte, mabago ang takbo ng pamumuhay, gawin niyo po ito kada 24 oras. Kasi kapag 24 oras mga bossing, mas magiging magaan yung dali ng swerte po sa atin. At mas mabilis na mahihigop ang mga negatibong enerhiya. Kasi minsan kaya kami na malas kasi hindi nyo nakikita yung mga negatibo na nasa paligid po ninyo mga bossing. Kaya mas may na meron kang ganito para kung ano man yung mga negatibo na hindi nyo nakikita, nahihigo po niya. Kaya kung kayo po naniwala at nais nyo po itong gawin, huwag na po kayo magpatumpik-tumpik pa, subukan nyo po ito. Proven po ito na napakaswerte. Kaya kung kayo po naniwala mga bossing, asya. Good luck po sa inyo po lahat.